19 na kabanata, ang bagong kasulatan ay sinulat ni Sananda Jesus. Ito ay isang kapanatnabik na oras, hindi ba? Kayong lahat na nagbabasa nito habang inilathala ng Oktubre 2013 ay naghihintay para sa pandaigdigang revaluation ng mga pera na magbibigay ng leveling effect sa pandaigdigang ekonomiya at aalisin ng mga bansang iyon na itunuturing na third world na mga bansa mula sa kanilang second class status. Maraming hindi nakakaalam sa mga pagbabago nangyayari sa likod ng mga eksena. Tila ang planeta ay nagpapatuloy, naglalaho, nagdurusa sa mga kamay ng mayaman at makapangyarihang mga Panginoon na nagpapaalipin sa marami, nag-uudyok ng mapangwasak ng mandigmaan at umani ng mga benepisyo sa pupaparami ng kayamanan at kapangyarihan. Ito lang ang pinakamababaw na pananaw, ang makikita mo sa media. Ang pag-uulat ay kapansin-pansin. Maingat na kinuha upang alisin ang takip ang pinaka nakakatakot ng mga representasyon ng mga kaganapan. Ang pagtatakot ng takot ay isang paboritong sport sa planetang ito. Pinapakain nito ang mga adrenaline junkies, gaya ng tawag sa kanila, at pinupuno ang kaba ng mga pharmaceutical company, industriya ng entertainment at mga tagagawa ng baril. Sinabi ko na narito ako upang magturo ng mensahe ng pag-ibig habang katapatan at liwanag. Ito ang kabaligtaran ng takot. Kapag pinunan mo ang iyong kamalayan, ang iyong katawan at isip ng pag-ibig at liwanag, walang puwang para sa mas mababang vibrational na damdamin ng pagkabalisa, depresyon at kawalan ng pag-asa. Hindi sila maaaring umiral sa parehong universo at kayo. Mga minamahal ay isang universo. Ang bawat isa sa inyo ay naglalaman ng stardust at rainbows, sikat ng araw at tibok ng puso ng inyong lumikha tulad ko. Nilikha tayo upang maging malawak, mapagbigay at mabait. Isipin ang reaksyon ng isang sanggol sa pagtawa. Ang sanggol ay magsisimulang tumawa, kumawag-kawag, tumilis sa kasiyahan, tumutugon sa kanilang buong katawan sa pinagsamang kagalakan. Ang mga bata ay hindi lamang ang may kakayahang magbahagi ng malaking kagalakan. Bawat isa sa atin ay may nakakatawang buto. Ang bawat isa ay tumataas ang aming vibration habang ang tawa ay tumataas sa loob namin. Ito ay talagang magandang gamot, gaya ng sinasabi ng mga katutubong Amerikano. Ang bawat bata sa bawat kultura sa planeta ay may kakayahan sa mabuti at kamangha-manghang mga bagay. Bawat isa sa inyo ay nagsisimula sa pag-asa at sa pananampalataya. Walang buhay na nasasayang, walang kaluluwang walang halaga. Ang iyong pagkapanganay ay lumago sa karunungan at espiritual na kapangyarihan sa bawat karanasan at bumangon sa pagtatapos ng bawat buhay upang bumalik sa lumikha upang malugod na tanggapin sa bahay ng may pagmamahal at habag. Ano man ang mga ginagawa o krimen, tagumpay o tinatawag na mga pagkabigo. Sa mata ng Diyos, walang mga kabiguan, tanging mga pagkakataon lamang na sumulong sa iyong landas dahil ang bawat buhay ay sinusundan ng isang malawak na pagsusuri, isang malalim na paggalugad at sa lahat ng mga liko-liko ng iyong landas. Walang kapitusuran ang mga hinahatulan, kundi iluminado lamang. Walang pagsalang-salang pinarurusahan. Walang pagsalang-sang pinaparusahan. Ito ay pinahayag lamang at sinusuri, naiintindihan at pinatawad. Kaya nakikita mo ang buhay na ito ay isang eksperimento o laboratorio na ikaw mismo ang gumawa na pag-iisipan sa ibang pagkakataon para sa kumpletong pag-unawa. Ang tanging layunin ay dagdagan ng iyong kapasidad para sa kabaitan, pagpapatawad at liwanag ng inner. Kung ang buhay ng maling paggawa ay ang pinakamabisang aral, marahil ay inaayos mo ito para sa iyong sarili na nagsiset up ng mga kondisyon na gagawing hindi maiiwasan ng iyong pagkahulog mula kay Grace. Walang mas mahusay na paraan upang matuto na magpakumbaba. Sa oras na nabuhay ka ng mahabang buhay bilang isang kaluluwa, ang ilan sa amin ay ang naunang creations na may higit na karanasan ng mga paraan ng pagkakatawang tao sa Earth. Nararanasan mo ang buhay sa bawat posibleng prisma. Ang isang masusing edukasyon ay nagsasangkot ng mga buhay bilang mga prinsipe at tukha, mga hari at reyna, mga alipin at mga panginoon ng alipin. Walang hierarchy ng kalangit. Maliban sa pagkilala sa kapangyarihan at karunungan na nakuha sa landas ng pag-akyat sa planet Earth o saan man. Panahon na ngayon ng
pinabilis na pag-aaral. Kayo binibigyan ng pagkakataong iangat ng inyong mga sarili mula sa kadiliman kung saan kayo ay nakalubog para sa inyong kabuong katawan dito. Ilang linggo lamang ang nakalipas ang buong lahi ng reptilian ay kusang umalis o inalis sa planeta. Ang natitira ngayon para pagtrabahuhan mo ay ang nalalabi ng madilim na idea at damdamin. Ang mga pattern na ito ay naging naka-embed sa kultura na napakaraming bahagi ng kamalayan ng grupo na halos hindi mo napapansin ang mga ito. Ang mga damdamin na kakulangan ng pagkabilis tungkol sa iyong kaligtasan at ang malaganap ng mga damdamin na hindi pagiging karapat dapat ay lahat ng bahagi ng natitirang enerhiya na kakailanganin mong ganap na alisin upang maihanda ang iyong sarili para sa iyong pagkakyat sa langit. Sa mga mensaheng ito, ibibigay ko sa iyo sa susunod na ilang linggo, mag-aalok ako ng mga mungkahi para sa pag-alis ng mga lumang pattern ng pag-iisip at palitan ang mga ito ng liwanag. Ito ang naging proseso sa lahat ng panahon, papalapit sa bawat balakid ng paisa-isa, tinutugunan ang mga kamalian at madilim na damdaming dulot ng mga ito at pinapataas ang iyong vibration upang ganap na maalis ang mga ito. Nasusumikap na kami ngayon patungo sa kompletong pagpapagaling, kompletong pag-unawa sa iyong sariling mga panloob na gawain, iyong mga iniisip, damdamin at mga aksyon. Tugunan natin ang isa sa mga konsepto na nagdudulot ng napakalaking kahirapan sa planeta. Ito ay ang ideya na ang lahat ng tao ay natural na agresibo at territorial. Itatago natin ang ideyang ito laban sa realidad ng buhay sa maraming iba't ibang lugar sa mundo. Mayroong mga kultura sa mas mataas na Andes sa Southeast at sa Himalayas, sa limbawa kung saan ang mga komunidad ay naninirahan sa loob ng libu-libong taon nang walang digmaan, walang alitan, kahit na marami sa kanila ang itinuturing na napakahirap ng kanluranin. Pamantayan ito. Ito ang mga sinaunang kultura, batay sa mga prinsipyo ng pagkabukas-palad, paggalang sa isa't isa, at ng kaalaman na kapag kakaunti ang mga mapagkukunan, lahat ay nakikinabang sa pamamagitan ng pagbabahagi. Ang mga pamayanan ito ng tao ay ang direktang kontradiksyon sa mga ideyang itinataguyod ng mga reptilian na ang kakapusan ay humahantong sa digmaan at ang mga likas na yaman ay paglalaban at dadalhin sa ilalim ng pagmamayari ng pinakamalakas at pinakamahusay na armado ng mga mananakop. Hinihikayat kang tanggapin ang ideyang ito tulad ng ginawa ni Darwin bilang hindi maiiwasan tulad ng mga tao. Ito ay hindi totoo. Ang mga taong pinabayaan sa kanilang sariling mga aparato ay kadalasang magtatangka na makipagkalakalan, makipag-ayos, mag-alok ng mga regalo at magtrabaho upang malutas ang mga problema ng mapayapa. Maliban na lamang kung sila ay sasailalim sa patuloy na pagbabara ng propaganda na humihimok sa kanila na matakot at sa makatawid ay handang umatake kahit kaunting pahiwatig ng paggalaw sa bahagi ng kaaway. Ito ay isang madalas na ginagamit na diskarte sa bahagi ng mga nasa kapangyarihan upang ayusin ang isang maling mandila na insidente, isang pag-atake kung saan ang mga gutom na pinuno ng digmaan ay nagsagawa ng isang agresibong aksyon laban sa kanilang sariling mga tao na pagkatapos ay isisisi sa target ang kanilang pagnanasa sa digmaan. Ang mga kamakailang halimbawa ay ang mga pagsunog sa Reichstag ng mga tropang Nazi na nakadamit bilang mga sundalong Polish at ang pag-atake ng gobyerno sa ilalim ng lupa sa Twin Towers sa US noong 9/11 na isinisisi ng mga teroristang Muslim. Sa parehong mga kasong ito, ang mundo dominasyon sa pamamagitan ng digmaan laban sa inaakalang agresor, hindi ang pagtatanggol sa sarili o kaligtasan ang layunin. Dahil ang digmaan na pagbabangko at mas pabuti ang pareho ay ang dalawang pinakakumikitang aktibidad sa planeta. Kailangan lang ng isa para maging tagagawa ng armas o bankero para maging napakayaman kapag ang prinsipyo ng survival of the fittest ay naging isang self-fulfilling propesya. Tumatagos ito sa wika at sistema ng halaga ng lahat ng kulturang kanluranin. Ang ideya na maaaring gumawa ng tama ay lumalaganap sa sistema ng nerbiyos at pag-iisip ng planeta na lumilikha ng isang pagtanggap para sa pananakot at pagmamakasarili na hindi pa nagagawa noong unang panahon. Ngayon ang iyong trabaho upang i-ferret out ang lahat ng matagal na manilim na kaisipan at tamdamin upang makapaghanda para sa iyong pagkakyat sa langit. Kaya kailanganin mong iling ang mga ito sa paraan ng pag-alog ng tubig sa likod ng aso. Maging determinado sa iyong paghahanda para sa mga ugat at tendrils na lumang pag-iisip,
Manatiling konektado sa iyong puso sa lahat ng oras, subukan ang bawat idea at bawat tradisyon, bawat popular na paniniwala, bawat opinion na paghato laban sa pakiramdam ng dalisay na pag-ibig at liwanag. Ang idea ba? Ugali o estado na pag-iisip ay nagpapataas ng iyong vibration sa isang mas mataas na antas ng pag-ibig? Kung hindi, itapon ito ng walang sandaling pagbabalik na sulyap. Ito ay isang mahirap na proseso, mga minamahal, dahil kakasabi ko lang sa inyo na iwanan ang lahat ng paborito ninyong mga alituntunin, ang mga sistema ng paniniwala na naglaho sa inyo, sa inyong pamilya at sa inyong kultura. Suriin natin ang proseso. Ang mga sistema ng paniniwala na naghalo sa inyo, sa inyong pamilya at sa inyong kultura. Suriin natin ang proseso. Naririnig mo ang iyong sarili na nag-iisip ng negatibong kaisipan. Ang taong iyon ay nakasuot ng gulanit na damit. Hindi ko sila dapat tingnan dahil may gusto sila sa akin at nagmamadali akong pumasok sa trabaho. O, masama ang mood ng boss ko ngayon. Kailangan ko siyang iwasan dahil lagi siyang sumisigaw sa mga tao kapag masama ang pakiramdam niya. Ngayon, tingnan mo ang mga pangyayaring ito o anumang iba pang mas angkop na iyong sitwasyon. Ang parehong mga tugon ay batay sa takot. Pinapababa ng takot ang iyong vibrational level. May kailangang pumunta. Anong mali sa mga tugon na ito? Nagmula ang mga ito sa mga ideyang nagdudulot ng takot, tulad ng wala akong sapat o nasa panganib akong mapahiya at iyon ay magiging mapangwasak. Ngayon, huminga sa iyong heart-mind ang koneksyon sa pagitan ng gitna ng iyong puso at ang sentro ng iyong utak. Magsimula palagi sa damdamin ng puso, pagkatapos ay hayaan silang bumangon upang turuan at ipaalam sa iyong isipan. Bumalik sa kanto ng kalil kasama ang pulubi at damhin ang sinasabi sa iyo ng iyong puso. Narito ang isang tao na may kwento sa likod nila. Baka gusto nilang mag-usap. Marahil ay makakatulong ako sa kanila. Marahil lang ilang dolyar dahil marami ako. Nagtataka ako. Sa amo, maaari kang magsimula sa nagtataka ako kung bakit nagkakaroon ng masamang araw si boss. Siguro kaya ko siyang pasayahin kung dadalhan ko siya ng isang tasa ng tsaa at tanungin siya kung anong nararamdaman niya. Siya ay dapat na nasa isang medyo masamang paraan kung siya ay kumikilos ng napaka-agresibo. Nakikita mo, kapag inalis mo ang mga pag-iisip tungkol sa kapulangan at minaliwala ang mga issue na sa ego, pagpapahalaga sa sarili, ang mahihirap na sandali sa buhay ay magiging mga pagkakataon upang magdala ng sinag ng liwanag at pag-asa sa isa na nasa mahirap na posisyon sa panlalapi o emosyonal. Itinuro sa iyo ng dark training na isipin ang sarili mong negosyo, iwasan ang mga taong nasasakit o sisihin ang nagdurusa sa kakulangan ng ambisyon o katamaran. Itinuro namin sa iyo dito na ang bawat isa ay pumipili ng kanyang landas para sa layunin ng pag-unlad bilang isang kaluluwa. Ito ay hindi isang kaso ng katamaran, kabaligtaran lamang. Ang palaboy sa kalye ay maaaring magkaroon ng nakaraang buhay bilang isang mayamang hari at nais na maranasan ang kalagayan ng isang walang-wala. Ang isang amo o ibang tao na nasa posisyon ng kapangyarihan sa iba at inaabuso ang ibang tao na nasa posisyon ng inaabuso ang kapangyarihang iyon ay malamang na natutong kumilos ng ganoon sa mga kamay ng kanyang mga magulang at kailangan matutunan muli kung paano pakitunguhan ng iba ng may kabaitan. Bigyan siya ng isang halimbawa na dapat sundin. Kayo, mga minamahal, ang mga tagadala ng sulo, ang mga taong bibigay ng impresyon sa pagbabago na sa mga tao sa paligid mo sa paraan ng pagtugon mo sa bawat sandali habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong araw. Mayroon kang malalim na epekto sa bawat isa na ang buhay ay nakaka-apekto sa iyo. Kahit na sa pinakakaswal na paraan, ang iyong enerhiya ay nagmumula sa labas mula sa iyo na pinupuno ang espasyo sa paligid mo ng vibration ng pag-ibig at takot, alin man ang pipiliin mo. Huwag kalimutan ang pagkabalisa ay takot at dapat taganap na alisin sa iyong buhay. Kapag tinanggap mo ang aming pag-ibig, mapupuno mo ang iyong puso ng mga damdamin ng kabaitan at pagkabukas-palad na nararamdaman namin sa iyo. Ito ay magiging bahagi ng kung sino ka tulad ng paghinga. Sa ganong estado ng pag-ibig, walang takot dahil alam mo ang pag-ibig at proteksyon ng Diyos at naunawaan mo na ang lahat ng mga karanasan, gaano man kahirap ang nararamdaman nila sa sandaling ito, ay para sa ating dakilang kabutihan. Kahit na sarili kong karanasan sa pagkondena at pagpapako sa krus ay pinagmumula ng paglaki at pagpapalawak sa sarili kong landas ng kaluluwa. Oo, alam ko noong pinili kong pumunta sa earth para ituro ang salita ng Diyos na naharapin ko ang isang traumatikong wakas, ngunit sulit ito.
Marami sa inyo ang piniling masuri lalo na sa huling pagkakatawang tao sa Earth plane sa ikatlong dimensional na realidad. Ang ilan ay nasa proseso ng cramming dahil lumiliit na ang oras hanggang sa katapusan ng semestrang ito ng iyong pinakamapanghamong mga aralin sa buhay. Hindi na kayo magkakaroon ng pagkakataong ito muli, mga mahal. Huwag mong madali na iwanan ang huling pagkakataong ito upang lumago. Dasapin ang bawat sandali, pag-isipan ang bawat suliranin, abutin ang iyong pinakamataas na sarili habang sinisip-sip mo ang mga malalim na aral na ito sa pagtitiis, pagtsatsaga at pananampalataya. Sa pagkakataong ito, mga minamahal na kapatid, ang iyong pinakamagagandang oras, ito ay panahon ng madesisyon ng mahalagang pagpili at higit sa lahat. Ito ay panahon para malaman ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang punong pag-ibig ay ang likas na nagpapahayag ng puso na nilikha ng Diyos at tahanin ng Diyos. Mabuhay sa iyong puso na hindi mo pa nararanasan noon. Maglakas loob na maging ganap. Ganap sa pag-ibig. Hayaang ibuhos sa iyo ang mga damdamin na nakapaligid sa iyo ng isang aura ng kabaitan, pagpapatawad, pagtanggap, at kagalakan. Tignan ang pag-ibig sa mga puno, sa kalapati, sa kalye, sa langaw sa bintana. Tumingin sa mga mata ng isang bata at ibalik ang kanilang tingin ng may pagsamba. Ikaw ang pinakamagandang nilikhaan ng buhay. Yakapin mo ito ng buong lakas at kalooban at ikaw ay babangon ng mas mataas sa pag-ibig at liwanag. Ikaw ay umaakyat. Niyakap kita. Ako si Sananda, Jesus, ang iyong kapatid.